Tapos, start. Okay, so, tapos start. Kamusta mga mga amigo? Maligayang panonood ulit dito sa aming channel kasama niyo ang amigo, Amigo Ezio. At dito sa channel na ito ay nag-feature ako ng buhay ng isang seaman, mapa-onboard man o bakasyon. Tara na't sumama sa aking mga kwentong pangkalokohan, mga pakikipagsapalaran, at mga bagay na siguradong kakapupulutan ng aral. Kaya huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell button para ma-notify sa tuwing mag-upload ako ng bagong kwento para sa inyo. Kung nagtataka kayo bakit ako nandito sa kwarto ko ngayon imbis na sa barko katulad ng nasa thumbnail ko, eh sa pagkagawa nitong video, eh nakababa na ako. At ngayon ko lang itong nagawang itong video dahil sa Luzon lockdown. Gusto ko lang din magpasalamat ng marami sa Splash Philippines Incorporated, ang company ko ngayon, na napaintulot sa akin sa paggawa nitong educational video na gamit mismo ang barko na sinasakyan ko. Gusto ko lang din idagdag na may mga bahagi talaga akong sinadyang hindi isama sa video na ito. Dahil ang mga bahagi na ito sa barko ay restricted at bawal ibahagi sa publiko. So ayun nga, no? Ano nga ba ang Saturday routine ng isang third assistant engineer sa barko? Pero bago yan, papakita ko muna itong organizational chart. Ano rito? O dito? Para mas maintindihan, lalo ng ating mga manunood. Ang barko ay pinamumunuan ng isang kapitan. Siya rin ang may hawak ng tatlong departments na deck, engine, at steward department. Ako ay nabibilang sa engine department na pinamumunuan naman ni chief engineer. Kasalukuyan, ako ay isang third assistant engineer o tinatawag na port engineer. Amigo, amigo, saglit! May tanong ako. Uy! Sige, ano ba yun? Bakit ang daming tawag sa posisyon mo? Merong third assistant engineer at fourth engineer. Nakakalito naman? Ganito kasi yan. Sa isang shipping industry, maraming kumpanya ang nagpapatakbo dito. Marami din bansa ang nagmamayari nito. Lagay lang natin na katulad sa isang sasakyan. Merong mga left-hand side drive. Katulad dito sa atin. Dahil sumunod tayo sa US, na siyang naimpluensyahan ng British Empire. Dahil kay Christopher Columbus. Yay! At yung mga bansang Japan, Thailand, Indonesia, at iba pa, ay bahagi ng French Colonial Empire. Kaya right-hand side drive ang sinusunod nila. At sa shipping naman, ang mga pinaka-popular na companies ay European at Japanese. Fourth engineer sa European company at third assistant engineer sa Japanese. Nagkataon na kami ay Japanese principal company, kaya third assistant engineer ang position ko. Ano? Okay ba? Moving on! Mga amigo at amiga, bilang third assistant engineer sa barko, nag-umpisa ang duty ko ng 8 a.m. to 12 p.m. Yun ay 4 hours sa umaga at 8 p.m. to 12 a.m. 4 na oras naman sa gabi. Kabuuan, 8 hours per day ang working hours. Yahoo! Ito ay alinsunod sa MLC or mas kilalang Maritime Labor Convention. Minsan, ang mga makinista or engineers sa barko ay may option silang mag-day work lahat. Ito ay ipagpapaalam muna ni chief engineer sa barko kay kapitan, at si kapitan naman ay magpapaalam sa owner na siyang may-ari ng barko. Kung mapapansin nyo, marami tayong mga salitang barko, ano? Kaya nakakalito ito sa mga baguan. Kung gusto nyo gumawa ako ng video tungkol dito na salitang barko or maritime terminologies, ay i-like lang itong video at i-comment nyo ba ng baba. Ngayon, kung si owner ay pumayag, ay depende na kay chief engineer kung lahat ba ng crew sa engine department
ay papayagan niyang mag-de-work. Ang tawag dito ay M0 or Man 0 ang control room. Ibig sabihin, 8 a.m. to 5 p.m. ang working hours ng lahat ng engine personnel. Simula kay chief engineer hanggang kay engine cadet. Ako, nung nakasampa ako, ang working hours ko ay day work. Kaya nag-umpisa ang Saturday routine ko sa paggising sa umaga ng 6:30 a.m. Nagmamasid muna ako sa porthole or bintana sa barko para makita ang view ng dagat. Susunod ay mag-e-exercise. Mas maiging pangalagaan natin ang sarili natin sa barko. Dahil katulad ng mga artista, katawan ang puhunan natin sa barko. Pagkatapos, mag-prepare at mag-toothbrush at maliligo. Ang susunod na mangyayari ay hindi na kaaya-ayang panoorin. Kaya skip na lang kagad natin sa pagbihis. Sakto, pagtapos ko magbihis ay 7 a.m. na. Tamang-tama lang para sa akin na mag-umpisa mag-ground. Titignan ko muna ang mga machineries na hawak ko at kondisyon ng engine control room. Katulad ng refrigeration chamber or evaporator side ng refrigeration unit. Parang isa itong malaking ref sa barko. Titignan ko kung tama ba ang temperatura nito at kung nag-yellow ba ito ng labis. Kung meron man ako makitang abnormalities, ay agad ko itong i-adjust sa normal. Kung okay ang lahat, ay pupunta na ako sa sunod. Ang sunod ay air conditioning unit. Che-check ko kung tama ba ang mga parameters katulad ng freon level, mga pressure gauges, at kung may mga unwanted noise na maririnig. Pagkatapos kong umikot sa chamber, titignan ko naman ang reefer machinery. Ito ang compressor at condenser side ng refrigeration unit. Titignan ko ulit kung meron mga abnormalities dito at i-adjust kung meron. Sa magkaparehong floor ng reefer machinery ay ang boiler. Ito ay ang nagpuproduce ng steam na siyang napapainit sa fuel sa barko na siyang nagdi-distribute sa iba't ibang machinery tulad ng generator engine, main engine at iba pa. Sa steering gear naman ang aking sunod na round. Ito ay ang nagkocontrol ng rudder ng barko para ito ay lumiko sa port at starboard side. Pagkatapos, iikot na ako sa iba't ibang bahagi ng engine room. Para mas mabilis, ginagawa ko ito mula sa taas hanggang pababa. Nadadaanan ko dito ang generator sets, mga compressors, air bottles, at purifiers. Sa sunod na level ay main engine at cascade tank. At sa bandang babang bahagi ng engine room ay makikita ang mga iba't ibang klase ng mga pumps. Pagkatapos mag-rounds ay pupunta na ako sa loob ng engine control room. Dito, pagsasagawa na kami ng toolbox meeting. Pag-uusapan namin ang mga job orders sa araw na iyon at kung ano-ano ang mga risk na dapat naming iwasan kapag sinasagawa ang trabaho. Kadalasan, kapag Saturday, kasama ko si Engine Cadet Alan Tool. Sinasagawa namin ang aking weekly maintenance sa mga safety equipment katulad ng lifeboat engine at battery room. Pagkatapos namin mag-toolbox meeting, pupunta na kami sa una naming assignment. Ito ay ang mag-exercise ng bunkering daily.
para kapag ginamit namin ang Daybit sa susunod ay hindi ito maging matigas at smooth lang ang pag-ikot nito. Ang bangkiring Daybit ay ginagamit sa pag-hatak o pag-secure ng bangkiring line galing sa bunker barge, ang supplier ng fuel namin. Sunod ay pag-testing ng emergency generator battery para masigurado sapat ang volts nito at mapagana ang emergency generator kapag kailangan. Sa lifeboat engine naman ang susunod naming assignment. Papaganahin ni Engine Cadet ang lifeboat engine sa ilalim ng aking gabay. Tapos na. Para masiguradong maandar ito at hindi maalderya kapag kakailanganin. Titignan din namin ang kondisyon ng battery at papailawin ang mga ilaw para makita namin kung alin ang punde at mapalitan. Sunod ay iti-check namin ang battery ng barko para sa navigational equipment at general purpose. Katulad ng mga unang battery, iti-check namin ang volts nito gamit ang multimeter para masigurado ang maayos na pag-andar at pagtagpo nito. Matatapos ang aking trabaho sa pag-compute ng fuel per day. Hindi ko na ito sinama dahil confidential ito sa barko. Siyempre, kapag Sabado, meron kami tinatawag na Sabado Nights, kung saan nagtitipon-tipon kami lahat upang mag-unwind ng konti sa isang buong week naming pagtatrabaho. Dito, magbabanding kami at magpapasiklaban ng aming talento sa pagkanta. Kung meron man kayong natutunang aral sa video na ito or kahit wala, ay comment nyo lang bandang baba. At kung nakapagbigay ito ng idea sa inyo tungkol sa pagbabarko, ay mag-iwan ng like at i-share ito para makapag-inspire pa sa marami. Huwag kalimutan mag-like ng ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel na makikita nyo sa baba. Huwag din palampasin ang iba't iba ko pang playlist na makikita nyo sa kanan. Hanggang sa muli, ako ang amigo nyo, Amigo Ejo, ang nagsasabing, dagat, panganamang dala, tibayan ng loob, sa bawat pagsuka.